Kumakain. Siyempre, doon ka sa wala, di ba? Pero parang gano'y sinasabi natin,
pasok na ako. Good morning! Kumain ka na? Ano ba tayo mo? Ingat ka, pasok na ako. Paulit-ulit na gano'n. Tanungin ko nga kayo, ginagawa niyo ba yung sa friends niyo? Diba? BFF! Tagal na ako, hindi nang kita. Di mo, hindi ba kayo nang kita? Pero yung sa opposite sex mo, makapag-text ka, makapag-chat ka, wagas. Tapos sasabihin niyo sa amin, wala lang yun. Diba? Gusto mo na yung gagawin mo ay pleasing sa
sabi mo, you're willing to do so. So next, ito yung verse natin. 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 to 4. Gusto ng Diyos na maging banal kayo, kaya huwag kayo maging immoral. Dapat alam ng bawat isa sa inyo kung paano i-respeto at ito rin na banal ang sarili ng katawan. Kasi yung katawan natin, ito yung temple of Holy Spirit, di ba? Sabi sa 1 Thessalonians, yung katawan na yan ay kay Lord. Binili niya yan ng mahal. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal mo naman. Mahal niya ang katawan na yan kasi binili niya ni Lord. Sino yung ibinigay ni Lord para sa atin? Si Jesus, di ba? Kalagay ko lang yan. Lalo na sa boys, bumili kayo ng shoes. Sobrang mahal kayo ng mga shoes ngayon, di ba? Kunyari, may mga pa LeBron James na biglang ladies na ganyan. Bibili kayo ng shoes. Kaya, naka-ilang views na kaya sa music video nila.
sabi sa studies, ang mga tao raw may passion for trash. Mahilig tayo tumingin sa basura. Kunyari sa Facebook, sa social media, sa dyaryo, sa phone, kung ano-ano yung tinitingnan natin. Nakakailang oras kayo na newsfeed every day. Na mo-monitor, diba? Diba? Nakakailang hawak kayo sa phone every day. Or hindi nyo na talaga binibitawan. Diba? Sabi dito, garbage in, garbage out. Yung mga bagay na hindi tayo nakokontrol na nakikita, tama? Pero kailangan din natin piliin yung mga tinitingnan natin. Alam nyo ba, mayroong isang libro na ang tawag, ang title is Porn Again Christian. Diba? Nakakalungkot. Kasi ito yung reality, diba? Pornography, hanggang ngayon, parang sobrang clickbait siya, mga palalaki, mga babae. Ang dami natin nakikita, exactly mo lang sa YouTube, sobrang dami mo lang nakikita. Diba? Kung sabi mo, kanyari, sabi mo isang episode na lang, natapos mo na yung series, diba? Sobrang dami natin nakikita, na minsan yung mga nakikita natin, ito yung determine sa ginawa natin sa buong araw. Tandaan nyo, hindi lahat ng PC productive. Baka busy ka lang sa Facebook pero wala nangyayari sa buhay mo. Tama? Next. Sabi dito, avoid dishonest speech and pretentious words. Be free from using perverse words no matter what. So, meron din kasing power yung words natin. Tama? Sabi kanina, di ba, yung pinag-partner natin, life and death are in the power of the tongue. Sobrang powerful ng words natin. So, sinasabi natin. Ito ba encouraging sa iba? Ito ba discouraging? Kasi alam na may power dito sa inyo, hindi lang sa iba. Kung ano yung mga sinasabi mo, you become. Di ba gaya ng kanina? Ano yung kanina? Nasimula sa thoughts? Naging words? Naging actions? Di ba? Sabi ko nga, dati ako, verse 27, don't allow yourself to be sidetracked for even a moment.
kailangan natin yung help ni Lord. If alam mo na sa maling daan ka na, umalis ka na agad, di ba? Parang ito lang yan. Lagi kang late sa church practice, sa mga gathering, wait lang, be cautious. Nasaan ang priorities mo? Di ba? Tinatamad ka na sa Sunday services, tinatamad ka na magbasa ng Bible. Bakit kaya? Gusto mo ba bang makilala si Lord? Yun kasi yung mga intentions natin. Nire-review siya ng mga ginagawa natin. Kasi alam nyo bakit? Next. Forever up consequences ng choices mo. Pakisabi nga forever. Ayan. May forever naman. Kaya lang yung consequences ng choices mo. Diba? Bakit nga kasi kapag nandun ka na sa kasalan, nakakabobo. Naisip niyo ba yun? Yung parang kapag ginagawa mo na yung mali, nawawala na yung judgment mo na tama at mali. Sabi nga ng isang pastor ng Hopo, sabi nila, nung kinilig na, hindi na nakinig. Nakakalulig pa kayo? Diba? Dati hype na hype kay Lord, talaga 24/7. Para everyday na dito sa church, kahit ko lang service. Pero wait lang, may nakita kasi ako, may nakilala ako. Ate, hindi ko siya na talaga, hindi te, mali ka, siya na talaga. Parang hindi na tayo nakikinig. Diba? Bakit kaya ganun? Familiar ba yan sa inyo? Sobrang rush kasi ng mga tao ngayon na magkaroon ng romantic relationship. Tama? Lahat na makikita niyong movies, puro about sa love. Sa wii, mga ganun, mga hugot, diba? Lahat na makikita niyong memes, sobrang full of love. Diba? Last, diba? Kasi yung mga tao ngayon, sobrang ina-rush na magkaroon na partner. Tinan mo yung matabi mo. Sino mo ka ba din mamadali yan? Diba? Kasi, ganun yung pinapakita sa atin sa social media. Nakapag-ganito ka na, tapos wala pa, huy, nanghubali ka na. Tama ba? Alam mo yung first thing sa Bible? Saan yung mababasa? Sa Genesis, diba? So, kinain nila yung fruit na yun na sinabi ng Lord na hindi. Yung fruit na yun, yung sin na yun, yung disobedience nila, hindi lang naman yung naka-apekto sa atin, tama? Pero naka-apekto rin sa kanila. Yun din yung consequences natin. Ngayon na ngayon, makaka-apekto sa'yo hanggang sa future generation, sa future mo. Next. Good and evil cannot always be differentiated on the surface level. Meron kasi ako nabasa ng book ang meron niya, good or bad, di ba? Hindi lahat ng mabuti ay galing kay Lord. Alam niyo ba na yung mga temptations, yung mga bagay na makakasama pala sa atin, yung packaging niya maganda, di ba? Parang for example, yung crush mo, guwapo niya, di ba? Ang ganda ng packaging niya. So, akala ko mabuti talaga siya, everything. Pero hindi yung will ni Lord. Paano na? Good yun, pero hindi godly. It is not from God. Parang sa paniligaw, sa love, nakita mo lang sa church, okay na. Hindi ba natin kailangan ng mature Christian? Tama ba? Baka naman napadaan lang siya sa church, tapos na fall ka na. Diba? Next. Ito yung gusto ko i-share sa inyo. Pakibasa, ano yun? Blind spots. Kasi nga, kapag daw sa love, meron tayo tinatawag na blind spots. Ito yung parang, di ba, for example, kayo yung merong ka-relationship, kayo yung inigawan. May mga bagay na hindi kayo nakikita. Kasi ang nakikita nyo lang ay sarili nyo at yung future partner nyo, your partner nyo, tama? Kaya kailangan natin na accountability. Ano yung mga blind spots? For example, by choice. Certain characteristic lang. Kunyari yung mga sinulat nyo kanina. Yung ano, yung magaling magluto, kunyari magaling magluto. Ayan. Yun lang yung nakita mo sa kanya. Hinighlight mo na sa maniligaw mo. The rest, naka-block na sa'yo. Okay na talaga to. Okay na. Kasi talagang gusto ko talaga yung magaling magluto. Eh. Yung mga non-negotiables, alam niyo yung non-negotiables? Ito yung mga characteristic na hindi dapat nilinegotiate sa partner nyo. Ano example nun? Being mature Christian. Kapag wala siya nun,
Negative, di ba? Next, parang blind spot by pride. Kunyari, meron na kayong relationship. Tapos, nagsabit kayo sa pastor or sa mentor na gusto nyo ka mong mag-accountable, di ba? Itong blind spot by pride, parang sinasabi nito na, ay, hindi na namin kailangan, okay kami, matatag kami, wala kang iwanan, di ba? Parang sinasabi nyo na, alam nyo na lahat. Tama? Pero alam nyo ba, mabubuhay tayo sa mundo na hindi pa natin alam na. Kaya habang bata pa kayo, kailangan i-practice natin na mag-aroon tayo ng mga tao sa paligid natin na magtuturo sa atin. Di ba? Kung seryoso kayo about purity and you want to be in a relationship na yun, saan kayo magpapamentor? Pamentor kayo sa may asawa, sa mag-asawa, sa couple. Kasi wala naman kayong makukuha wisdom na kailangan nyo from that season sa mga kakaibigan nyo, mga singles. Tama? Kasi wala rin naman sila relationship. Diba? So, mag-ano na makukuha nyo sa isa't isa? Tama ba? Nag-guess nyo? Next, blind spot by deception. Ito yung sobrang galing kasi ng media moves ng partner mo at naitatago na yung mga kalokohan niya. Ano nyo ba yun? Yung talagang yun, kailangan nyo ng matinding ebidensya para maniwala na ginagawa niya isang bagay. Totoo po, di ba? Marami kasi kabataan na akala nila kapag nagpapaligaw sila, normal lang yung mga ginagawa ng lalaki. Talagang siya na yun. Pero alam niyo ba, hindi niyo naman kasi makikilala talaga ang tao sa sandaling panitigaw. Makikilala niyo siya kahit yung mga mag-asawa, yung mga mag-boyfriend, girlfriend, hindi pa nila gano'ng makilala yung isa't isa. Paano pa tayo, di ba? So yun yung mga blind spot natin na kailangan natin iwasan. Next. So eto, parang ganito yung pinapresent sa atin ng mundo, di ba? At pipiliin mo yung mga promises ni Lord o yung immediate pleasures ng mundo, yung masarap lang. Di ba? Medyo mabigat kasi yung topic na ito, masaya. Pero sobrang natutuwa kasi ako kapag pinag-uusapan ito sa church. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba, saan pa ba natin gusto pag-usapan yung mga ganitong bagay kung hindi sa church? Kasi sa labas, kung ano yung mga pumasok sa isip natin, hindi rin maganda na lagi tayo nagiging ignorante. Sabi niyo nga, ignorante. Dati kapag nakakarinig ako ng ganitong topic, hindi na ano ko rin eh. Ayoko na niya. Hindi ko na kaya. Hindi ko pa dapat narinig yan. Pero alam na napaka-bless nyo kasi habang bata pa kayo, meron na sa community kayo ng isang church, meron mga topics na ganito na nag-discuss. Kasi dito, gusto ko sanang pag-usapan natin yung sex. Kasi pag pinag-usapan natin yung sex, parang kaya bigat sa loob, ang naisip natin, mali. Tama? Mali yun. Parang gano'n. Pero alam nyo ba na ito, design ni Lord for marriage couples. Sobrang unique na design ni Lord na ma-enjoy ng mga couples. Pero not for us na singles. So ayoko lang kasi i-present sa inyo yung risk ng uncommitted sex. Pero gusto ko ma-appreciate nyo na ito yung isang bagay na pinagkatiwala sa atin ni Lord na aalagaan natin. Tama? Diba? Diba kung bata, diba? Parang kung nagbigay sa inyo yung mama nyo or father nyo na task na, uy, paalaga kami yan, hawakan mo muna yan, babalik ako. Parang masarap sa feeling, diba? Kasi binigyan ka na pagkakatiwalaan. Diba? Parang sa mga teachers, ikaw yung pinagkakatiwalaan, ikaw yung pinagawa ng mga ganun task. Ganun din kay Lord, hindi ba sobrang ganda opportunity nito o privilege na pinagkatiwalaan tayo ni Lord sa ganitong design niya? Narinig nyo ba yun? Diba? Alam nyo ba na lahat ng system sa katawan natin, nervous system, lahat ng sistema dyan, magkakaparehas, babae at lalaki, tama? Ano na yung pinagkaiba? Reproductive system. Kasi ganoon yung design ni Lord. We are created unique. And eto, kung sex na to, yung sexuality natin, sobrang halaga niya, sobrang binabestow ni Lord na aming alagaan. Tayo ay steward nito. So, sabi mo nga, for example, nagluluto ka ng kanin. Tapos, kunyari, rice cooker yan or hindi. Tapos, tutum-tutum ka na, kahit hindi pa luto, kinain mo. So, parang lugaw yun, di ba? At tanong ko sa'yo, nabusog ka ba? Pwede, kasi baka gutom ka.
abortion. Kunyari, ang bata-bata mo pa, tapos nagkonsip ka na, baby. Alam niyo ba na yung nutrients pala na dapat sa mother ay naaagawan ng bata kasi hindi pa fully developed yung katawan mo, nanay. Ngayon, ang isipin ng mga bata, ipapa-abort na lang. Pero unsafe pa rin yun. Diba? So yun yung mga risks. Third, akala natin ito pag meron tayong mga kaibigan na ginagawa yun, tapos sa movie, sa social media, parang sobrang normal na niya. Akala natin, ganun lang siya. Ginagawa lang yun for enjoyment. Pag gusto mo, gagawin natin. Diba? Hindi natin nakikita yung pleasure na binigay ni Lord sa sex para sa marriage bed. Next, regret, guilt, or shame. May mga bagay na hindi na natin ma-undo. Kapag ginawa na natin, nagawa na. Hindi na pwedeng balikan, di ba? So, anong na lang yung nangyayari sa atin, di ba? Meron tayong regret, parang nag-aaral tayo ng panghinay at pagsisisi kasi yung nagawa natin. Guilt, nag-guilty tayo kasi hindi natin nagawa yung best para sa sarili natin at para kayo. Or shame, nahihiya tayo. Kasi may ginawa na tayong sin. Tama? Next, loss of respect. Diba? Nawawalan na rin tayo ng respect sa sarili natin. Kasi nga, lalo na yung mga tao, kasi kung ikaw hindi mo ma-respect yung sarili mo, what can you expect sa mga tao na re-respectuhin ka? Diba? Next, sexual addiction. Diba? May mga tao na kasi parang na-experience nila, parang na-addict na sila, diba? Inulit-ulit-ulit na nila. Depression and emotional crisis, di ba? It can lead also to depression. Na parang akala natin, ano, end of the world na natin pag nangyari ko, di ba? Or emotional crisis, hindi natin makontain sa emotions natin, yung mga nangyari sa atin physically. And lastly, recurring memory of former sexual partners, di ba? Parang in time, na nagbago na tayo, or sa next partner natin, kapag ginawa natin yun, possible na partner. So, yun yung mga risks na uncommitted sex. So, pero alam nyo ba, maganda kasi, si Jesus, lagi siya mayroon dalang hope para sa atin. Tama? Nung ginawa niya ni Adam and Eve yung disobedience sa Genesis, nakita nyo, bibigay pa rin si Lord after. Sino yun? Si Jesus. Kasi lagi may hope para sa atin. Lagi may hope sa generation natin. So, ito lang yung ibang suggestion ko or ways paano tayo mag-stay as pure na gusto ni Lord. So, ano lang ito? Madaling na lang sa A, B, so, A, ano yun? Abstain or avoid. It's okay to say no to sex. Okay na lang mawala din ng friends, ng partner. Huwag lang yung gift na binigay sa ni Lord. Tama? Tama ba? Okay. Sabi ni Bowie, until your body, heart, mind is ready. Diba? You deserve to be loved and respected. Kaya kapag ikaw tinrato ka less than what you deserve, alisan mo na. Diba? Hindi yun worthy of your time. Hindi yun worthy of the relationship. Si Lord, ang gusto niya sa'yo, yung best para sa'yo. So, yan yung first. Abstain or avoid. Next, be faithful. Nag-aaral ka pa, diba? So, sa status mo, maging faithful ka kasi malaki yung impact niya sa magiging career mo at sa magiging adult life mo in the future. Sa family mo, diba? Sobrang laki na sacrifice niya sa iyo para makapag-aral ka. Diba? Para lang makakain kayo, para mabuhay kayo. Be faithful sa kanila. And be faithful
Next, control and safe activities. Ito kasi sobrang naganap ko sa amin, sa Makati, sa mga Manila. Yung laging nakikipag-meet sa mga kilala nila online. Walang po naganap din dito eh. Pero sobrang dami na kasi yung dating apps, di ba? Kahit Facebook, may dating na doon. Di ba may dating app na doon? Na parang kapag gusto mo makahanap doon ng friend, di ba? Pwede kang pumunta doon. Tapos syempre, makakurious ka, makikipag-meet ka. I-avoid natin yun, di ba? Hindi natin sinasuggest yun, di ba? Next. Dedicate your life to God. Sabi ko nga, magtiwala tayo sa power na meron si Lord. Kasi yung purity na give sa atin ni Lord, wala naman siyang plan B na kapag hindi mo na nakuha, ibibigay ko na sa iba. Hindi. Sa inyo pa rin yun. Alam niyo na you can always be a new creation right? Lord. So dedicate your life to God kapag single pa kayo. Lame excuse na yung parang sasabihin niyo na naulang kasi ako ngayon kaya hindi ko magawa. Hindi. Kung gugustuhin natin, may paraan. Kung ayaw, may dahilan, diba? And lastly, enjoy being single. Alam nyo sa singleness nyo, dun yung magagawa yung mga bagay na mapupunos nyo yung full potential nyo as an individual. Diba? So, mag-develop kayo ng talents nyo, ng skills. Alam ba yung mga bagay na hindi nyo pa nagagawa na gusto nyo gawin? Hindi pa naman late, diba? Gusto mo mag-gitara, mag-piano, mag-keyboard, sumayaw, kumanta, hindi pa late. Habang single ka, gawin mo yung mga bagay na to. I-develop mo to para kay Lord. Serve mo siya with your talents and skills, diba? Pagano kayo ng productive time sa friends mo. Yung iba kasi sobrang baba, kaya lang gusto mag-aroon ng board at saka group yung mag-ahatid. E di pala ka sa best friend mo, sa mga kaibigan mo, sa nakausapin, hindi ko usapin mo yung mga friends mo, diba? Volunteer in helping others. Alam na magandang way para makilala natin yung sarili natin is yung mga activity na nakakatulong sa iba. Okay? So sa church, mag-volunteer kayo kung available naman kayo or Saturday. Diba? So yan. Next. So ito yung parang summary lang. Sabay-sabay lang yung masahe. 1, 2, 3, go. Lord, siya na ba? Teka, baka may duda ka na will be
the one mo, di ba? Pero isa lang talaga yun, the one, di ba? Sabi lang naman sa Bible, love one another, hindi love another one. Next. So, eto, yung mga na-discuss natin ngayon, yung mga sharing of thoughts and wisdom natin, ang tawag dito, communicated knowledge lang, di ba? Pero iba kasi yung revealed knowledge. Ako kaya sobrang passionate ko na pag-usapan to kasi itong mga bagay na to, from my personal experience, nireveal sa akin ni God. Kaya madali sa akin na sundin si Lord. So, ako, i-reach ko kayo na after this time, after this day, pagdating nyo sa bahay, pag umiinom, pag mag-devotion kayo, you seek God. Diba? You ask the Holy Spirit na gusto mo magkaroon ng revelation sa topic na to, sa purity na to, about love. Kasi iba kapag eto mismo ay nireveal sa inyo ni Lord. Diba? Sobrang daming libro, sobrang daming knowledge sa computer na mababasa natin about love and purity. Tama? Pero hindi natin siya mag-grasp ng sobrang-sobra kung hindi ito nireveal sa atin. Next. The sole certainty of your future is its uncertainty, di ba? Totoo yun, lagi namang nagbabago. Lagi may pagbabago, lagi merong change. So, siguro isa sa atin, kahit ako ay kasama ko dito, meron tayong mga bagay na may mga mistakes tayo na commit, tama? May mga lapses na tayo, meron parang, may mga bagay tayo na gawa na hindi blessed para kay Lord, hindi ginusto ni Lord. Na hanggang ngayon, yung mga consequences, dinaraanan pa rin natin. Tama? Tama ba? Pero alam nyo, doon din kasi magaling si Lord eh. Diba? Bukod sa Savior siya, healer din siya, forgiver din siya, merong forgiveness lagi na available para sa'yo. Pero yung forgiveness na yun, kailangan mag-decide tayo na baguhin na yung ating ways, baguhin natin yung mga pamamaraan natin. Kasi diba kung paulit-ulit lang yung mga pamamaraan natin, paulit-ulit lang din yung resulta, tama? Pero kung gusto natin ang pagbabago, magsisimula yan sa atin. Dapat nagkaroon tayo ng conviction na magbago para maging-leaning tayo kay Lord at magawa natin yung mga bagay na gusto niya. Next. So, eto, Matthew 6:33, di ba? Ang dami natin diniscuss. Pero kasi yung pinaka-root lang naman ng discussion natin is because gusto natin magkaroon ng love life. Meron tayo mga desire. Meron tayo mga wants. Di ba? Meron tayo mga issues sa buhay. Pero, pasahay natin na sabay-sabay yung Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kapag inuna mo si Lord, meron ka na ng lahat ng bagay na yun. Alam mo ba yun? Diba? Ano na yung kailangan yung gawin? Ano na yung kailangan yung gawin? Choose. Diba? Nasa inyo yung choice. For ladies, huwag kayong may labagan. Huwag tayong mag-rush. Alam nyo, pareho lang naman kasi yung mga lalaki online and offline. Gusto naman talaga din na nag-initiate. Pero huwag tayo excited much, diba? Maghintay tayo. Boys, dapat di tayo naniligaw na hindi natin papakasalan. Bakit mo liligawan yung isa ng tao kung hindi ka, wala ka isang intensyon sa pasalan? Tama ba? Diba? Once na naging kayo, iplano na nyo yung kasal nyo, diba? Kung kailan yung kasal nyo. Kasi, guys, sobrang, ilan yung buhay natin? Isa lang. Isa lang yung buhay natin. Pero sobrang grateful tayo kasi pinahirap tayo ni Lord ng life ngayon. Gugustuhin ba natin na yung haba ng buhay natin, yung laki ng buhay natin, may spend natin sa consequences ng sin?
ko, meron akong meron isang commitment ako hinihingi sa inyo na ipag-pray nyo after natin bigasin yung mga words na to na talagang tumatak sa puso nyo sa pagkatao nyo na from this moment eto yung commitment mo kay Lord. Eto ngayon yung promise mo kay Lord. Okay ba yun? Pwede ba? Given by you, Lord, to cast them. You love them no more.
Regine na sobrang totoo. Humingi tayo from the loving self, tama? We should see God, si Jesus. So habang pinabasa ko itong verse na to, gusto ko na i-picture nyo yung sarili nyo. You close your eyes and i-picture nyo yung sarili nyo na nire-receive itong love na to from God. Kasi ito lang yung love na magbibigay sa inyo ng value. Ito lang yung love that will equal your worth. Let's close our eyes. Love suffers long. It is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. It does not seek its own. This is not provoked, it takes no evil. Love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. Lord, thank you, God, sa love mo sa amin, Panginoon. Lord, i-cover mo kami ng love mo, Lord God, na yung cup namin, yung container namin, Lord, nag-overflow. Lord, we ask you, Lord God,
Sa buhay.